Dylan told me na ngayong Sabat sa isang restaurant ang pagkikita namin. Hindi ko alam kung basta sa restaurant. Ang mahalaga, maaalal na kami. Yun naman talaga, hindi ba? Hindi dapat ako maging malungkot. Hindi dapat ako umakto na para nasasaktan. Siya na mismo ang gustong kumawala kaya good opportunity na ito para sa akin. Siya na mismo ang lumapit. Kinagat ko lamang ang labi ko at saka hinilot ang aking sentido. Nang nakauwi ako, iniyakap ko ang anak ko na mahimbing na natutulog. Ako na ang malungkot para sa anak ko. Hindi ko makagawa ng shampoo. Natatakot din ako lalo at maghihiwalay na kami. Anak, sana'y mapatawad mo ako sa gagawin ko. Bulong ko sa natutulog kong anak, sabay halik sa kanyang pisngi. Marami na nangyari, patid ko na rin na hindi nakatulad ng dati ang lahat. Marami na nangyari, lahat kami naapektuhan. Tumayo ako at nagtungo sa terasa. Gabing gabi na at sobrang ganda ng gabi. Kitang kita ko maliwanag na mga in-between sa kalangitan at ang maliwanag na buwan. Habang nakatanaw ako roon, naisip kong muli si Dylan. Paano kung hindi ko siya nakilala? Paano kung hindi tumibok na mabilis ang puso ko sa kanya nang ikinasal kami? Hindi kaya ako masasaktan? Kung hindi ko tinanggap ang offer ni Papa noon pa man, baka marami ang nangyari. Hindi may pagamot si Nanay at mas lalong hindi ko rin malalaman na ako pala ang tunay na anak. Everything happens for a reason. Niyakap ko lang ang sarili ko at saka nagbaba ng tingin. Napasingap ako na makita ko si Dylan sa baba. Kumarap-kurap pa ako dahil baka guni-guni ko lang pero hindi. Siya talaga ang nasa baba. Anong ginagawa niya rito? At pinalingan ko ang anak ko na papayapang natutulog. Bigla akong kinabahan. Hindi ko alam kung kanina pa siya dumating. Nakita ko lang na hinaharangan ng mga bodyguard. Kumirot ang puso ko at saka nag-iwas ng tingin sa kanya. Kinagat ko ang ibabang labi ko at saka bumalik na sa loob. Kung ano man ang rason ng kanyang pagpunta rito, wala na dapat akong pakialam pa roon. Bali, wala na sa akin yun. Kinabukasan, naghanda ako ng sa aking pag-alis. Sabado na kasi ngayon at nakikita ko ang pagkikita namin ni Dylan. Hindi ko na kailangan magpaganda para sa kanya. Dapat lang na maging formal itong pagkikita namin dahil magkahiwalay na kami. Mommy, can I go with you? Natigilan ako sa paglalagay ng hikaw sa aking tenga nang hinawakan ni Dino ang laylayan ng damit ko. Napanguso ako at nagbaba ng tingin sa kanya. You are still not allowed because you are still a baby. Mahinahan kong sambit at pinisil ang kanyang pisngi. Mommy, when can I meet daddy? Tanong niya muli. Napasingap ako at biglang natigilan. Anak, I want to meet daddy. Why does Fiona has papa? Kumunot ang noo ko. Fiona? Tumango siya. My playmate. She has a papa. Humugot ako ng malalim hininga. Hindi ko alam kung ano isasagot ko sa anak ko. Ang daddy mo, narito kagabi. At ngayon magkikita kami. You will meet your daddy soon. I gulp. Really? Tumango ako. Yay! At tumakbo siya patungo sa yaya niya. Nanlumo ako na makalayo na ang anak ko sa akin. Kinagat ko ang ibabang labi ko at saka naglagay na ng hikaw sa tenga ko. Huminga ako ng malalim at tinignan ang sarili ko sa salamin. Kaya mo to, Isabel. Sabi ko sa sarili ko. Hinatid ako ng driver ko sa isang mamahaling restaurant. Malawak ito at malapit lang sa dagat. Umawang ang labi ko nang naalala kong lugar na ito. Naparunok ako at nagdadalawang isip na humakbang. Isabel, humakbang ka na para matapos ng lahat. Nagpapadyak ako dahil sa sobrang pagdadalawang isip. Daladala ko mamahaling bag ko at ayos na ayos pa talaga ako para sa appointment na to. Huminga muli ako ng malalim at saka pumasok na sa loob. Unang bumungad sa akin ang sweet music na nagpapa-awkward sa lugar. Hindi naman kasi ako narito para makipag-date. Hindi ko alam kung bakit dito niya pinili ang lugar. Peste niya talaga eh. Hinanap ko kung saan nakaupo si Dylan at nung nakita ko siya, agad-agad ako lumapit. Good morning! Bati niya at saka tumayo. Umatras ako nang pinaghila niya ako ng upuan. Hindi ako sumagot sa kanyang pagbati at saka umupo na lamang sa upuang nilahad niya sa akin. So, tinaasan ko siya ng kilay. Napansin ko na bihis siya ngayon. Nasaan ang kasama natin? Hindi ba't sabi mo ay maabogado ka? Natawa siya at saka kinuha ang menu. Sobrang awkward talaga dahil para kami nagdi-date. Bakit ba ang tagal ng kasama niya? Hindi ba sila nagsama ng magtungo rito? Natigil ako sa pagtitingin nang bigla siyang tumikim. Kurot noo ko talaga siyang binalingan. What? Sumeryoso ang kanyang mukha at saka binaba ang kanyang hawak na menu. Kapag naanal ka na, anong gagawin mo? Biglang tanong niya. Na nagkatinginan kami, ramdam na ramdam ko ang tensyon sa aming dalawa. Ako ang unang nag-iwas ang tingin at saka tumikim. Babalik ako sa abroad.
Sabi ko at saka binaling ang tingin sa menu. What about your papa's business? Iiwan mo? Sinulyapan ko siya saglit saka binalik ang tingin sa menu. Hindi ko iiwan. Kaya ko namang patakbuhin kahit nasa malayo ako. I've done that while I was in abroad. As if it's that easy. Narinig kong bulong niya. Sinarado ko ang menu at nilapag na sa mesa. Inayos kong upo ko at saka tinignan siya. Of course, it's not that easy. Pag-amin ko. Marami akong ginawa para lang maging deserving ako sa posisyon na meron ako ngayon. Hindi ko naman kinuha agad dahil nag-aaral ako. Pero mas maganda kung narito ka. Tinaasan ko siya ng kilay. Bakit feeling ko parang ayaw mo kong paalisin? He leaned closer. Bakit ka paalis? Kapag iwalay na tayo, wala na rin tayong connection sa isa't isa. We will cut ties as well as the business. Eh kung gusto kong umalis? Giit ko at dinilatan ko siya ng mata. Paki mo ba? Humalakak siya at saka inangat ang braso niya. Easy! We will not fight. Inis kong bumaga ng hangin. Sabihin mo nga sa kasama mo, huwag siyang pa-feel special. May trabaho ko at sinasayang niyo lang ang oras ko. Then we will meet next time. He said and smiled. Umawang ang labi ko. Ano? May kasunod pa? Of course, if he can't come today. So hindi siya makakapunta? Tanong ko sabay tayo. Kung ganun, wala nang saysay pang pagkikitang ito. Sinasayang niyo lamang ang oras ko. Akmang tatalig ko na sana ako nang bigla niyang hinawakan ang palapulsuhan ko. Napasingap ako at gulat siyang binalingan. Namumungay ang kanyang mata habang nakahawak siya sa akin. Naihaha ko ang tingin ko roon at nang napagtanto niya ang kanyang ginawa, binitawan niya ako at umayos na siya ng upo. Huwag ka munang umalis, sambit niya. Ha? Please, pagsasumamo niya. Huminga ako ng malalim at saka bumalik sa pagkakaupo. Inarapan ko siya na makita ko na ngumiti siya. May napili ka na ba? Natatanong na yung sinabi dahil hanggang ngayon busangot pa rin ang mukha ko. Wala, matabang kong sabit umirap. Sige, ako na lang ang bahala. Nagangat siya ng kamay. Waiter! Bumuga ako ng hangin at saka nag-iwas na lamang ako ng tingin. Now what? Mukha na naman kami nagde-date. Dylan looks mature now. Hindi man sa itsura pero siguro sa pag-iisip. Napansin ko rin na parang nag-iingat na siya sa kanyang galaw. Ano nga ba nangyari kay Dylan sa nakalipas sa 4 taon? I hope you like the food, he said. You also like to drink wine? Hindi ako sumagot at saka subo lang ng subo. Natawa siya na mapansin niya na parang nagmamadali ako. Of course! Sino bang gusto makasamang lalaking ito na parang wala lang nangyari dati? Hindi ako bitter, pero hindi na dapat kami nagkikita ng ganito. You sure are a fast eater, huh? Or you're just excited to get off my sight? Mapait niyang sinabi. Natigil ako at agad kinuha ang tubig sa tabi na naubo ko. Nakita ko ang pagtayo niya at paglapit niya sa akin. Napasingap ako na umupo siya upang magka-level ang mukha namin at saka kumuha ng tissue. Siya na mismo nagpuna sa tubig na lumabas sa bibig ko at kanin. Nagulat ako sa kanyang ginawa, kaya saglit ako napatitig sa kanya. Dylan, hinay-hinay lang kasi. Ano yan sabay ngiti sa akin? Alam ko naman na gusto mo nang umalis sa harap ko, pero mag-ingat ka naman. Basa na tuloy ang damit mo. Ha? Umawang ang labi ko at saka nagbaba ng tingin sa aking damit. Napangiwi ako na nabasang ang damit ko. Ang dugyot-dugyot ka na. Kaya ko. Ako na. Kinuha ko ang tissue sa kamay niya at ako na nagpuna sa aking sarili. Hindi yan na dapat ito ginagawa dahil maghihiwalay na kami. Pero nasan ko ng paulit-ulit ang aking sarili habang si Dylan ay nakayuko na sa gilid ko. Kinagat ko ang ibabang labi ko at saka binalingan siya. Bumalik ka na sa kinaupuan mo, sabi ko. Okay lang ako. Kumirot ang puso ko nang manatili pa rin siya nakayuko sa gilid ko. Dylan, hinawakan ko ang kanyang balikat. Ayos ka lang? Bigla akong kinabahan. Nagulat ako nang kinuha niya ang kamay niya at nilagay sa kanyang labi. Dylan? Tumayo ako at saka hinilang kamay ko papalayo sa kanya. Hindi ko alam kung ano nangyayari sa'yo. Hindi ako narito para na makipaglaro sa'yo. Nagangat siya ng tingin sa akin. Do you want me to kneel in front of you? Namilog ang mata ko dahil sa kanyang sinabi. Ano? Nanubig ang kanyang mata. Do you want me to kiss your feet? Dylan? Bigla ako nataranta. Just take me back. Pagsusumamo niya tuloy nang tumulo ang duha sa kanyang mga mata. Take me with you, Isabel. Just take me with you. Tumulo ang luha sa aking mata. Dylan, ano ba tong kalukohang to? May darating pa ba talaga? Umiling siya at yumuko. Hindi ako sang-ayon sa annulment. I never did. I just want to have a day with you, Isabel. Napasinghap ako. Bumilis ang tibok ng puso ko.
Isabel, akala mo ba ganun kadali ang lahat? Nanginig ang boses ko. Isa lang ang intensyon ko at dun ay ang tuluyang mawala ng bisa ang kasal natin. 4 taon na dilan at okay na ako. Hindi ko na kailangan ng lalaki sa buhay ko. Isabel, if you'll just listen. Sabi ko nga, napapatawad na kita. Pagputol ko sa kanya. Matagal na yun at naghihilom ng sugat sa puso ko. Ilang buwan na lang naman tayong nagsama. Hindi naman ilang taon dilan. Kaya hindi sayang. Walang sayang. Kasi ikaw naman mismo ang sumira sa masaya nating pamumuhay noon. At ngayon kung wala ka nang sasabihin, aalis na ako. Marami pa akong gagawin at may naghihintay sa akin. Tinignan ko siya saglit bago ko naglakad palabas ng restaurant. Kinagat ko ang ibabang labi ko at agad-agad sumakay sa loob ng sasakyan. Doon sa loob, iyak ako ng iyak. Bakit ba siya ganun? Anong akala niya? Babalik ang lahat sa dati? Umaasa ba siyang babalik ako sa kanya na parang wala nang nangyari? Kiniyom ko ang kamaako at sinayasan ng driver na nagmamaneho na. Na nakauwi ako, nagmukmuk ako sa kwarto. Tulala ako habang nakatitig sa kisame at nakahiga. Wala akong kinakausap at mabuti naman, binigyan ako ng oras si nanay para sa aking sarili. Hindi niya alam na nakipagkita ako kay Dylan kanina. At iyon nga, nauto niya ako. Dapat bang kaligin ako kasi nauto niya ako? Akala ko magiging madali ang lahat dahil sa siya na mismong nag-alok. Pero hindi pala talaga. Ayaw niyang makipaghiwalay. Tumulo muli ang luha sa aking mga mata. Ano ba talaga, Dylan? Naitanong ko na lang sa aking sarili. Bakit ka umaasa na parang wala nang nangyari? Gusto mo bang ipaalala ko pa sa iyong noon? Bumangon ako sa pagkakahiga at kinuha ang unan. Niyakap ko ito at saka mahinang umiyak. Akala ko itatantanan ako ni Dylan matapos sa nangyari, pero nagkamali ako. Sa nagdaang araw, walang araw na hindi niya ako binibigyan ng bouquet ng pulang rosas. Halos lahat ang bigay niya ay napupunta lang sa sekretarya ko. Sinabi ko na ayokong tumanggap ng kahit na ano. Pero tinatanggap niya pa rin. Ma'am, lunch niyo po. Sa'yo na yan. Pagputol ko. Eh ma'am, hindi naman po galing sa asawa niyo po. Natigilan ako at tagakanta ko ng tingin sa kanya. Ha? Galing po sa magulang ni Mr. Del Sol. Sa katunayan, narito po sila upang makipagkita po sa inyo. Nalaglag ang pangako at nagmamadaling tumayo. Hindi ko alam kung bakit pero bigla akong kinakabahan. Kung narito sila, ito ang unang pagkakataon makikita sila muli pagkatapos ng ilang taon. Kinagat ko ang aking labi at saka tinanggap ang lunch na bigay nila sa akin. Kinagat ko ang labi ko at saka kinuha ang sticky note. Isabel, eat your lunch. I cooked it. Umuso ako at masalo lamang na guilty. Bumuga na lamang ako ng hangin at saka sinanya San Sivinis na papasukin sila sa opisina ko. It's nice to see you again, iha. Si Tita Rufa sa akin at saka niyakap ako. Ikaw din po. Balik kong sinabi sa kanya saka inaya sila ng upo sa malaking safang narito sa opisina ko. Inutusan ko rin si Venice na kumuha ng merienda. Biglaan ang kanilang pagpunta rito kaya hindi ako nakahanda. Umupo ako sa tapat nila. May kailangan po ba kayo? Nag-aalilangan kong tanong. Tahimik lang si Tito Antonio sa gilid ni Tito Rufa. Parang napipilitan pa yata siya nagtungo rito. Samantalang si Tita Rufa naman ay nakangiti sa akin. Masama bang bisitahin ang aking daughter-in-law? Napasingap ako at humigpit ang kapit ko sa damit ko. Tumawa siyang muli at saka ininom ang kape na inihanda ni Venice para sa kanila. Tita, alam mong miss na kita, lalo ng anak ko. Nangungulila sa'yo. Masaya ako nakabalik ka na sa Azura. May bala ka ba na magstay dito na matagal? Halos hindi ako makapagsalita dahil sa sobrang daldal niya. Isang buwan lang po ako rito. Sagot ko at saka tumikim. Tita, alam mo ba na maghihiwalay na kami ni Dylan? Natigil siya sa pag-inom sa kanyang kape at saka binalingan ako. Alam ko, iha. Ibinaba niya ang tasa sa lamesa at saka umayos ng upo. Alam mo ba na mahal ka ng anak ko? Kumirot ang puso ko ngunit hindi ako nagsalita. Hinihintay niya ang pagbabalik mo. Sinusubukan niya pa rin lumapit sa iyo para makiusap na dinggin ang kanyang paliwanag. Alam kong nasaktan ka ng anak ko, pero mahirap pang pakinggan ang kanyang paliwanag. Rufa, pagpigil ni Tito. Hindi, huwag mo kong pigilan. Saway niya sa asawa niya at binalingan muli ako. Nandito naman talaga tayo para sa anak ko. Napasingap ako. Tita, wala na po akong dapat pakinggan pa. My son only did that for you, Isabel. Pagputol ni Tita sa akin. Nakatayo na siya ngayon at kita ko ang pagpipigil niya. Suportado ako sa anak ko. At kahit sinong babae magugustuhan niya, tinatanggap ko. Tita, nasaktan ka ng anak ko. Tumaas ang kanyang boses. Pero paano naman ang anak ko, iha?
Araw-araw naglalasing simula nang iniwan mo siya. Paulit-ulit tinatanong ang sarili kung bakit di mo siya kayang pakinggan. Ang simple lang noon. Nadubig ang aking mata. Kung gusto mo ng totoo, hindi kikita gusto para sa anak ko. Pagsasabi niya ng totoo na mas lalo nagpakirot sa puso ko. Ayoko sa babaeng sinasakta ng anak ko. I know my son more than you think. Alam ko may rason siya. He will not stalk you just to hurt you. He will not wait for you just to hurt you. May rason ang lahat and you are just thinking about your own heartbreak. Tuluyan ang tumulo ang luha sa aking mga mata. Tita, ay... Galit na ang kanyang mata sa akin. You want to know the reason why he had to do things? Bigla ako kinabahan. Hinawakan na siya ngayon, Tito Antonio. He only did that so that you will not be ruined. May sex video kayong dalawa at kapag nakalat yun, pagpipistahan ka. Naiintindihan mo ba ako, iha? Tuloy-tuloy sa pag-agos ang aking luha. Hindi ko labas maisip. Ano? May video? Ako? Kanino? Umilig siya sa akin at tumulo na rin ang luha sa aking mata. Your fake sister has its copy at binentaan pa ang kawawa kong anak. He was a good husband to you. He just want to be with you. Pero ang paepal mong peking kapatid, may copy ng video na yun. Naintindihan mo ba ako? He pushed you away because he was scared that your bitch of a sister spread that video. If your sister uploaded it, magtatago ka na sana ngayon. Sirang-sira na sana ang pangalan mo ngayon. Umiling-iling ako, tinakpan konteng ako dahil sa sobrang sakit. Hindi ako makapaniwala. Parang may pampakaramdam ko na narinig ko na may sex video kami. Bigla ako nang dilis sa sarili ko. Rufa, you promised na hindi ka magugulo dito. Shut up! I will convince my son to break his ties with you. You are not worth it! Malamig na sambit ni tita at saka tumayo na. Sakto naman pagdating ni Venice ay ang pagpapaalis ng asawa. Sinapo ko na lang ang buong mukha ko at napayo ko na lamang. Paulit-ulit nakaplay sa isip ko ang sinasabi ni Tita Rufa. Video? Bakit may ganun? Ganun na ba kadesperada ang saktan ako ni Odessa noon? Paano ko nakinig ako kay Dylan? Ano na ang mangyayari? Nanginig ang buong katawan ko at ang narealize si Venice na umiiyak ako, nagmamadali siyang kumuha ng tubig at saka inilahad sa akin. Tinanggap ko ito at saka ininom. Sobrang sakit ng puso ko ngayon. Parang ibinalik ako sa nakaraan. Akala ko kaya niya ako sinasaktan kasi mahal niya si Odessa. Yun ang akala ko eh. Masisisi ba nila ako? Ako ang nasaktan. Bigla-bigla lang ang nangyayari. Namatay pa si Papa. Nawindang pa ako sa nalaman noon. Ano pa ba ang pakikinggan ko? Humagalhol ako at yumahap kay Venice na walang paalam. Ngayong alam ko na, mas lalo ko lang gusto makipaghiwalay sa kanya. Hindi dahil ayoko na sa kanya, kundi dahil hindi ko siya deserve. Tama si Tita Rufa. Kaya hihiwalayin ko siya para makalaya na siya. May kasalanan din ako kasi hindi ako nakinig. He only did that because he did not want to spread the video that you had. Wala siya ibang rason kundi yun lang. Ang sakit pala. Mag-iiba kaya kapag nakinig ako? Paano ako makikinig sa oras na yun? Nalaman ko na lang na buntis si Odessa at di ko nga alam kung siya nga ba talagang ama. Ngayon wala akong balita. Nababaliw na ako. Gusto ko na lang umuwi at matulog magdamag. Hindi ko na kaya manatili pa rito. Hindi ako pumasok sa sumusunod na araw. Nagmukmuk lang ako sa kwarto ko. Hindi ko kayang pumasok. Hindi ko kaya magpakita sa lahat. Nawalan ako ng gana. Nabalitaan ko rin mula kay nanay na magpo-pull out na ng mga Del Sol. Tumango lang ako kasi sino ba naman ako para tigilan sila. Kung yun ang desisyon nila, respeto ko na lang. Wala na rin ako natanggap na bulaklak galing kay Dylan. At ang tanging inaasahan ko na lamang ay ang padalahan ako ng annulment paper. Ang gaga ko pala. Suminghod ako at saka nagtakip muli ng kumot. Kahit ang anak ko, hindi ko kayang kausapin. Masyado ko nagulat sa nalaman at sinisisi ko na naman ang sarili ko. Malapit ng anniversary at natatakot ako na baka iiyak lang ako sa harap nila. May mga nagtungo na rin dito mga designer para papiliin ako kung anong gown ang gusto ko. Naka-customize rin ng mask para sa akin. Gusto ko nang tapusin ang lahat para makalis na ako sa Azura. Sa galit ng mga Del Sol, lalo na kay Tita Rufa, parang wala na akong kapal na mukha upang harapin siyang muli. Mommy! Napasinghap agad ako at agad-agad bumangon. Binalingan ko ang anak ko na nasa may pinto. Nag-aaral lang ang pumasok. Dino! Ngumiti ako sa kanya. Come here! Are you still sad, Mommy? Umiling ako at saka sinanyasan siyang lumapit. Of course not. Your mommy is not sad. I am just tired from work. Ngumuso siya at saka unti-unting lumapit. But Lala told me that you did not go to work. Natawa ako at saka na nakalapit siya, niyakap ko siya na mahigpit. Mommy, when can I meet Daddy? Kumirot muli ang puso ko. Anak,
Pinatong ko ang chin ko sa ulo niya. Do you really want to meet your dad? Tumangho ang anak ko. I want to meet him, mommy. Tumulo muli ang luha sa aking mata. But can you promise me one thing? If you finally meet your dad, come back to me. Natatakot ako na baka masyadong mawili ang anak ko kapag nakita sila at mapagdesisyonan niyang sumama kay Dylan. Mommy, are you crying? Tiningala ako ng anak ko. Bago pa man niya makita, pinalis ko ng luha sa aking mata. Of course not. Pinapangako kung magkikita kayo ng daddy mo pagkatapos ng anniversary. Yay! Napangiti na lang ako na makita kong masaya ang anak ko. Kapag talaga nakita ko siyang umingiti, nababawasan ang bigat na nararamdaman ko. I just want my son to have the best moment in his life. Gusto kong mamuhay siya na puno ng saya at blessing sa buhay na. I love you, mommy. Sambit ng anak ko. Napangiti ako at tinalikan siya sa noo. Mahal ka rin ni mama. Days passed by at maraming mga hinayar ko ang nagtungo sa mansyon para ayusan kami. Si Dino ay binilin ko na lang sa yaya niya dahil hindi siya pwede. I'm sure bonggang-bonggang party ngayon. Excited na sambit ng makeup artist habang inaayusan ako. Siguraduhin kong na ikaw ang pinakamaganda sa lahat, ma'am. Natawa na lamang ako. Do your best to make me pretty then. Ngayong araw ay ang anniversary ng kumpanya. Maraming tao nag-expect sa presensya ko kaya dapat ko lang nabonggahan dahil baka ilang taon ulit bago ako makapagpakita sa harap nila ulit. Kahit hindi ako pumasok, alam na alam ko ang mga nangyayari. Hindi naman siguro dadalo ang mga dalsol dahil magpo-pull out na sila. Hindi naman yun gaano kadali dahil may mga process naman. Pero wala namang pumipigil sa kanila. Tapos business can live without your business. Malago na ang negosyo at pwedeng-pwede na kaming magsulo. Kung mag-pull out man sila, hindi na namin problema yun. Dahil sobrang successful na negosyo ni Papa. Ang kulay ng aking gown ay itim. Pati na rin ang feather mask ko. Saka ko lang naman nahuhuba rin at nakatakip sa mata ko kapag nagpakinala na ako sa buong mga empleyado. Hindi ko alam kung bakit pero kinakabahan ako. Sana naman maging maganda ang gabi ko. Kailangan na kailangan ko ng sigla ngayon at sana pagbigyan ako ngayong araw. Nang matapos akong ayusan ay minulat ko ang aking mata. Umawang ang labi ko na nakita kong sarili ko sa salamin. Hindi ko akalaing mas gaganda pa pala ako. Hinaplos ko ang pulang-pulang labi ko na nakabagay sa akin. Napangiti ako dahil sobrang ganda talaga ng ginawa nila sa akin. Napaway ang kalungkutan ko dahil doon. Sana pagkatapos ng lahat ng ito, magiging masaya na ulit ang lahat kasi ako, umaasa akong ganun nga ang mangyayari. Mapapatawad pa ba ni Isabel si Dylan? Paano niya ipapakilala si Dino sa ama? Yan po ang ating aalamin sa susunod na kabanata. Maraming salamat po!